dito makikita nyo po yung LAN port. Alright, so yung UTP cable natin, isasalpak po natin dito, ano? So, salpak po natin siya. Okay. Okay, yan. Then, punta tayo dito sa my configuration. Okay, configuration. Okay, after that, punta tayo dito sa network. Okay, then, confirm. So, ayun, mga kalods, ano? Ngayon, paano ba kinoconnect yung ating receiver or yung DVR sa ating mga mobile phone? Para kahit malayo tayo sa ating mga bahay or business, nakikita natin kung ano yung mga nangyayari doon. Alright, so sa video ng ito, ituturo ko sa inyo yun step by step para mas madali po, ano? And medyo matagal-tagal na rin kasing nire-request ng mga kalodi natin, and pasensya na po at ngayon lang po ako nagka-time para gumawa nitong tutorial. Alright, so ready na kayo? Tara, samahan nyo ako. So ayun mga kalods, no, alamin muna natin kung ano yung mga gagamitin natin ngayon, ano? So kailangan po natin ng router. Alright, so yung next na kakailangan natin is itong UTP cable mga kalods, ano? Alright, so yung next na gagawin natin is salpak po natin siya dito sa likod. Ayan. Salpak po natin siya dun sa port na yan. And dito tayo sa likod ng ating receiver or DVR. Okay? So, dito makikita nyo po yung LAN port. Alright? So, yung UTP cable natin, isasalpak po natin dito. Ano? So, salpak po natin siya. Okay? So, yan. Once na lumagatik na siya mga kalods, okay na po siya. No? So, yung next natin na gagawin is punta tayo dito sa ating mobile phone. And, ida-download po natin yung app. Okay? So, yun na nga mga kalods. No? Ituturo ko sa inyo kung anong apps yung gagamitin natin. Alright, so punta tayo dito sa Play Store. Okay? Then, search po natin yung Heck Connect. So, hanapin po natin yung Heck Connect. Pag wala pong Heck Connect, yung pagka IVMS po yung lumabas, pwede po natin gamitin yan, no? Okay, so sa Saudi kasi po, Heck Connect yung ginagamit namin. Pero dito sa Pilipinas, IVMS na yung available. Okay, so IVMS tayo. Alright, then click install. Okay. So hintayin lang po natin mga kalods, ha? Okay, hintayin lang po natin siya matapos. So 3% siya ngayon, 5%. A few moments later. 99% na mga kalods. Ayan, so installing na siya, no? Installing. Okay, so wait na lang natin to. Installing na siya. Alright. So yun. Open. Okay, then allow po natin to. Kailangan natin i-allow. So yun, maraming manok, ano? Then click natin yung region. Okay, so Asia po tayo, and hanapin po natin yung Philippines. Okay, then click enter mga kalods. Okay, so nandito na tayo sa apps. So, yung next na gagawin natin is kailangan natin mag login sa ating account. So punta tayo dito sa net login sa taas, click po natin to. And then maglo-loading siya, and kailangan po natin mag-register. So paano mag-register? So register Heck Connect, okay? Then, kailangan po natin dito ng phone number or yung ating email. So, phone number na lang gagamitin natin mga kalods, no? So, type na yung phone number nandito. Okay. Then, pagkatapos nyo lagay yung number nyo, I have read and agree. Alright, then get verification code. Okay. So maghintay po tayo ng verification code na maisi-send sa ating phone number. Ayan, so meron na, nag-vibrate na. Means meron nang dumating na code. So, ayan, may dumating na code. So yung code is ito. Apat na number po yung darating mga kalods, ano. So, ayan. Then next. Then, put tayo ng username natin. Okay. Okay, then yung password.
So sa password natin, kailangan natin ng may malaking letter muna sa umpisa, no? So tatago ko lang yung aking password. Alright, so big letter yung sa umpisa. Then, finish. So yun mga kalos, na pagkatapos ng register, dito na po tayo mapupunta, no? So yung next na gagawin natin is pumunta po tayo dun sa DVR natin and meron tayong setting na gagawin. Alright, so punta tayo sa ating DVR setting. So yun na nga mga kalods, no, after natin dun sa setting ng ating app, dito naman tayo sa setting ng ating DVR. So ito po yung kuha ng ating camera, no? Alright, so mag-start na tayo ng setting ng ating DVR. Okay, so ang gagawin natin is right click po natin. Punta tayo dito sa may menu. Alright, then lagay natin yung password ng ating DVR. Oop, mali. Again. Okay, yan. Then, punta tayo dito sa my configuration. Okay, configuration. Okay, after that, punta tayo dito sa network. So, malalaman nyo mga kalods na connected po yung ating data or internet natin kasi meron po siyang binigay na IP address. So, kita nyo yan, meron siyang IP address mga kalods. So, pag wala nyang ganyan, so, i-check po natin yung ating cable or yung ating internet. Baka wala pong internet. Okay, so, yung next na gagawin natin is punta tayo dito sa my platform access. Alright, then yung gagawin natin is click enable. So enable po natin yan and meron po tayong lalagyan na verification code. So yung verification code na nilalagay ko dito is ito, so depende po sa inyo yan mga kalods, kasi yung verification code na yan gagamitin natin yan mamaya, no? Alright, so click natin tong check natin tong box na to. Then, okay po sa baba. Alright, then click apply. Okay, then hintayin po natin na mag-online to mga kalods. Ngayon kasi naka-offline siya. And yan, online na tayo mga kalods. Alright, so pag online na yan mga kalods, okay na po siyang i-connect sa ating mobile phone. Okay, so mobile phone tayo. So, ayun na nga mga kalods. Ano, tapos na tayo mag-setting dun sa ating DVR. So, yung next na gagawin natin is click natin tong plus sign sa taas. Alright? Then, allow po natin yan. Okay, so, ayan o. Tingnan nyo mga kalods. Naka-online na siya, no? Online na siya. So, itatapat po natin ito sa QR code. And, so, pagkatapat natin, lalabas na po to. Click lang natin tong na-scan niya. Alright? Click natin to. And then, verification code. So, yung verification code, yun po yung nilagay natin kanina doon, no? So, maglagay tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, yun na po mga kalods. Confirm natin. And, added na siya. Okay? So, click natin yung live view dito sa baba. So, yan. Device verification codes. So, kailangan ulit ng device verification codes. Okay, 1, 2, 3. Okay, then confirm. So, ayun, mga kalods, ano? Next. Okay, so yan na po mga kalods. Gumagana na po yung ating live viewing, ano? So, one cam, ayan. And itong isang camera, ano? So, ayan. Nakakonect na po siya sa ating mobile phone. Alright? So, ganun lang kadali mga kalods, ano? So, yan. Dalawa po, ano? Kasi dalawang camera lang po yung nakakonect sa ating DVR. So, may dalawang space pa at dalawang camera pa tayong pwedeng idagdag. So, yun na nga mga kalods. So, napaalala lang po yung apps na po na ginamit ko kanina is gumagana lang po yun sa Hikvision na brand, ano? So, yung aso po is maingay. So, pasensya na po, ano? So, ayun. Sana man natutunan po kayo sa ating video. And kung gusto nyo itong aking video, paki-like, share, and subscribe na rin, ano? And bago ko tapusin itong aking video, mag-shoutout muna tayo sa mga kalaudi natin, alright? So, shoutout tayo kay Kaiser De Los Santos, kay Marcel Castillo, kay Aisa Abdullah, kay Sunny Hilario, saka kay Christian Ayan Morojo. Ayan, so shoutout sa inyo mga kalods. And maraming salamat sa parating pagsubaybay at panonood na ating video. Alright, so see you in my next video. Bye-bye. Thank you so much.